Welcome sa bagong episode natin ng unboxing, which is this is a Asus ROG mechanical keyboard, the most expensive mechanical keyboard as of now. But overall, this wins the top performer award. Anyway, shoutout sa I Love PC at iba pa dahil sa napakaganda nating packaging. May bubble wrap na, makapal pa yung nilagay nilang box. So, as you can see, napaka premium talaga ng ROG. Cellophane na lang, meron pang logo. And then red switch, MX cherry red. This is available sa red, black, blue, and brown sa ROG. Out of the market as of now, kasi na-try ko na yung blue and then talagang napaka-kilky talaga ng blue, which is maganda yung blue kung sa gaming ganun. For me, since hindi na ako naglalaro, mas gusto ko yung medyo mahina yung sound, gano'n. Lalo na kung magta-type ka lang, gano'n. Mag-i-edit. Buksan na natin yung main box niya. Kung nakikita nyo, no, napaka premium box pa lang, talagang bayad ka na kaagad eh sa gastos mo, kasi pinaparamdam ni ROG yung premium item nila. First impression ko talagang wow talaga. Ayan, may yung fabric ng pouch niya na parang suede fabric. This is the num pod. Tinest ko kaagad yung clickiness niya, no? Talagang mahina talaga. Halos hindi mo naririnig yung ano, yung pag-press mo ng sa finger mo. Siyempre, ihuhuli ko muna yung main keyboard. Tignan muna natin yung mga accessories niya kung kumpleto. Siyempre, kung mag-unbox tayo, check natin lahat yung mga accessories kung kumpleto. Kasi even a single, kahit yung maliit na detailed lang na kung mawawala siya, syempre kailangan natin i-ask si seller kung bakit nawawala. Of course, this is a detachable na cable. Hindi ito ginawa para kabitan ng ibang USB cable.
yung mismong keyboard. Ginawa ito for wire tuck sa may hilig at galit sa mga wires dyan, no? Yan, pwede nyong itago. Pwede kayong magbutas ng maliit na yan, sa table nyo para magmukhang wired yung one natin keyboard. Yan, merong dalawang ROG logo, red and white, para sa motif ninyo kung ano yung gusto nyong gamitin, red or white. And then yung mismong manual nya, so nakita natin na kompleto yung mga accessories. Okay, ligpit na muna natin yung mga accessories at punta na tayo sa main features ng unboxing natin. Ayan na, ang mechanical keyboard Asus ROG Claymore, the famous mechanical keyboard and yet the most expensive. Meron siyang protection, yung rubber sa may mismong attachment niya to protect yung mismong, ayan, yung copper. Then may i-attach yung numpad. So pwede natin ilagay sa right kung right-handed ka, and then kung left naman kung left-handed ka. Beyond limitation yung ginagawa ni ROG. Parang magle-level up ka eh kapag gamit mo one of the peripherals ng ROG. Ay, dapat meron kang marka dyan sa labas, babe, see? Sabihin mo sana, tawag doon, ongoing unboxing ka mo sana para dahan-dahan, or hindi ako pumasok or dahan-dahan ako papasok. Lo! Ay, lo! Meron na pala siya na ano kaya pala. Lo, baby! Yes! Wait lang. Lo? Naks! Ang yabang ng baby ko! Baby, hindi siya matunog. See? Hindi daw siya matunog. Effective. At syempre, dahil premium yung item, kailangan natin ng maayos at magandang mouse pad. Hindi na ako kumuha nung ROG mouse pad, no, kasi syempre hindi naman na ganun ka-practical yung mouse pad naman ng ROG. Anyway, at the end of the day, it's still a mouse pad pa rin. Mas komportable akong dumihan yung mumurahing kwan lang mouse pad. So mga bro, kung plano nyong bumili ng mechanical keyboard, hindi lang naman ito yung option. Kung depende kung ano yung team na gusto nyong kolektahin or mabuo, like mga
like mga computer peripherals, syempre, kailangan yung i-consider yung gastos nyo, yung budget. Syempre, kung ano yung una nyong nabuo. Kasi hindi pwedeng mag-switch kayo ng ibang team to another team. Parang ganun. So, at least you get the point. Okay, guys. So far, sa akin, since meron na akong motherboard na ROG rin, since nabasa ko ito, itong ROG Claymore is capable siyang controlin yung BIOS, CPU overclock, and RAM overclock, and different kinds of ano pa, marami pa na pwedeng i-program sa Claymore na in the power of your palm lang, makokontrol mo na yung motherboard. Yun yung talagang babayaran mo sa ROG. Dahil nandito sila sa beyond limitations. Yan. Kung ano yung alam nila at kaya nilang idadagdag nila. So, that's it for our unboxing and reviews for today. I hope you guys like it, and sa mga bago lang sa channel ko, please like and subscribe. At kung may mga hindi kayo naintindihan, please comment down below, and then maglalagay ako ng mga link dyan para maintindihan nyo palalo yung ROG Claymore. Okay, thank you, thanks mga bro, and then see you at the next one.